Hindi ito ang pinakaunang content ni Boss Dogs kung saan ang isang miyembro ng kanyang team ay ginagawa niya ng mga nakakakilig na content. Alam kong isa ka sa kinikilig sa sikat na tambalan ngayon sa ML community kung saan ito ay ang tambalang Sam J o Samantha at Renny J. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat-lahat ng kilig na ito at kung ito ba ay tunay na pangyayari o gawa-gawa lang para sa mga manonood? Dahil napakalaki ng impact ng love team na ito kung saan may kita mo naman kung ano ang naging epekto nito kina Renny J at Samantha. Kung saan ating lilinawin lahat ng mga pangyayaring ito ngayon sa ML community. Pero teka, baka ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel. Abay, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated. Kaya, ohoy! Ito nga pala si Inspi, ang taong hindi lang bubusugin ng kaalaman ng iyong pag-iisip, kundi palalakasin rin ang iyong tiwala na pagtagumpayan, ang iyong mga pangarap. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Ito ang kwento ng tambalang Sam J. At ano ang naging magandang epekto nito? Tara! Wala nang masasaya pa kapag ikaw ay isang streamer na may permanenteng live viewers sa iyong Facebook page. Ganun rin ang magkaroon ng isang YouTube channel na isa ring tumutulong sa iyo para kumita at mas makilala. At syempre, ang pinakamatindi, ang pagiging isang pro player na tinitingala at hinahangaan ng karamihan. Kung saan, lahat ng ito ay pinagsasabay-sabay lang naman nitong si Renny J. Naging matunog pa nga ang kanyang pangalan dahil sa mga nakaraang pang-BBP na kanyang ginagawa sa ilang mga sikat na pro player. Pero agad-agad niyang itinigil ang ganitong gawain noong nagmumukha na siyang masama sa ibang tao. At dahil na rin bilang isang pro player, ay responsibilidad mo rin na maging isang magandang halimbawa sa mga taong humahanga sa iyo. At sa mga hindi nakakaalam, isa ako sa dahilan kung bakit nagkaroon ng YouTube channel itong si Renny J. Dahil natatandaan ko noong nakausap ko ang kanyang editor na si Ranch para mai-content natin itong si Renny J. Kung saan noong mga panahong yon ay tanging Facebook page pa lang ang kanyang focus. Pero naisuggest natin na mas maganda kung siya ay gagawa ng sariling YouTube channel, kaya agad-agad na gumawa si Ranch at ating isinama sa aking paboritong segment na tulong ni Inspi. Kung saan sobra akong namangha dahil sa loob lamang ng isang buwan ay nagkaroon agad ng 20,000 subscribers ang taong ito. Kaya nasabi ko nga sa kanya na malayo ang kanyang mararating at kapag dumating yung araw na yon, ipagyayabang ko sa iba na isa ako sa dahilan kung bakit ka nasa YouTube ngayon. Kung saan hindi nga ako nagkamali dahil sobrang pumutok ang pangalang Renny J lalong lalo na ngayon dahil na rin sa tulong ni Boss Dogs. Pero alam nyo ba noon ay talagang trip na ni Boss Dogs na gumawa ng ganitong klase ng content? Dahil matatandaan noong mga panahong si Lebron ay nasa Eater House pa lang kung saan hinahanapan na ni Boss Dogs ng kalab team itong si Lebron. At sa katunayan, nakikipaglaro pa sila ng custom game at kapag nanalo sila, ang mga babaeng kanilang nilalabanan ay isishare ni Boss Dogs ang stream ng mga ito. Tatlong beses gumawa ng ganitong klase ng content itong si Boss Dogs noon tungkol sa paghahanap niya ng girlfriend para kay Lebron. Sa madaling salita ay ginawa lamang ito ni Boss Dogs para magkaroon ng content at may maipanood sa ating mga subscribers niya. Hanggang dumating na nga sa puntong nagkaroon ng Sam J o Samantha at Renny J at aaminin ko maging ako ay kinilig sa tambalang ito. Dahil sa mga reaksyon ni Boss Dogs sa tuwing siya ay kinikilig yung tipong nangingisay na sa kilig ay sobrang lap trip talaga. Pero paulit-ulit nating nababasa na sinasabi ng mga tao ay ito di umano ay isang scripted lamang. Kung saan sinabi ko na nga sa inyo na mahilig na talagang gumawa si Boss Dogs ng ganitong klase ng content noon pa man. Kung saan hindi ito scripted pero sinusubukan niya lang na baka magustuhan ng mga tao at hindi nga siya nagkamali sa Sam J dahil nagustuhan ng mga tao ang tambalang ito.
Dahil alam nyo ba mga kabatang, mahirap ang maging isang content creator. Halimbawa na nga lang sa akin na hindi pa ganun kataas ang subscribers pero kailangan mag-isip ng mga content na pwede kong ihain sa inyo. Na talagang magpapasakit ang ulo mo araw-araw dahil darating ang oras na talagang nauubusan ka ng idea. Ano pa kaya sa Party Boss Dogs na sobrang daming subscribers na nag-aantay ng kanyang mga videos? Kung saan, isa nga sa pumasok na idea sa kanya itong si Renny J at Samantha. Pero syempre, mas magiging exciting dahil sa kanyang sariling entertainment na dala yung tipong may pasayaw-sayaw pa na talagang mag-i-enjoy ka. Aminin mo, nung kumanta si Renny J sa harap ni Samantha, gustuhin mo mang kiligin pero mas mangingibabaw ang lap trip dahil pinaggagawa nitong si Boss Dogs. At dahil sa ginawang video na ito ni Boss Dogs, hindi lang siya nakinabang dito dahil maging si Renny J at Samantha ay nagkaroon ng malaking exposure dahil sa video na ito. At alam nyo ba, o sa katunayan, pagkatapos ng isang content ni Boss Dogs tungkol sa Sam J ay pumalo lang naman ang live viewers nitong si Renny J na umabot ng 20,000 live viewers lang naman. Pero hindi lang yan, dahil ang subscribers nitong si Renny J bago pa pumutok ang video ay nasa 130,000 subscribers lamang. Pero ngayon ay pumalo na agad sa 250,000 subscribers sa loob lamang ng ilang araw. Ito yung tinatawag na The Power of Boss Dogs, parang malakong TV dahil gumawa ng YouTube channel ang tatay nitong si Kong at nung araw na nag-react siya sa video ng kanyang tatay ay mayroon pa lang ito 1,900 subscribers pero makalipas ang ilang araw pagkatapos niyang mag-react ay mayroon agad itong 375,000 subscribers. At ito yung nagustuhan ko sa mindset nitong si Kong at ni Boss Dogs dahil sila yung mga taong manghihilapay taas kasama sila. Pero mabalik tayo dito sa Sam J dahil nga maging si Samantha ay biglang pumutok ang mga social media accounts maging ang kanyang YouTube channel ay inulan rin ng subscribers. Kasunod dito may isang post sa Facebook tungkol nga sa tambalang Sam J kung saan ang screenshot ng nananggaling sa live mismo ni Boss Dogs at sila ay natalo sa rank game kung saan nakakuha lang naman ng tanso itong si Renny J. Sabi sa isang post na, "Doggy, kaumay ka, Renny J. Dear Renny J, kung mababasa mo to, wag ka nang manligaw kay Samantha tol. Mahati lang ang utak mo sa game at love life. Kawawa naman si Boss Dogs, hindi lang pera masasayang sa kanya, pati oras. Tingnan mo, pub game lang, talo kayo tansu pa rate mo. Paano na kaya pag nag-away kayo? You cannot serve two masters at the same time. Maapektuhan ang laro mo at si Boss Dogs. Huwag mo na ituloy sakit lang sa ulo ang mga babae tol. Isipin mo si Boss Dogs, isipin mo ang mga sacrifices niya para sa team. Kaya wag mo na ituloy tol, trust me, payong kaibigan lang." Kung saan may point ang sinabi ng taong ito dahil alam naman nating noon pa man simula ng season 1 ay talagang nagpupursige itong si Boss Dogs na maghanap ng mga taong tutulong sa kanya na mahawakan ulit ang tropeyo ng tagumpay. At marami nang naisakripisyo itong si Boss Dogs para lang makatulong sa mga taong nangangarap na pasukin ng prosing. Kaya naman talagang deserve na deserve nitong si Boss Dogs ang mag-angat ng tropeyo sa pangalawang pagkakataon dahil sa kanyang nagawa sa ML community. At pagdating naman kay Renny J, kung mapapansin mo kahit sa mismong harap ng camera ay nagbibigay ng payo itong si Boss Dogs tungkol sa career over love na tinatawag. Dahil mga bata pa itong si Renny J at Samantha at mas maraming bagay pa ang dapat nilang bigyan ng oras. At pagdating naman sa kanyang pagkatanso, normal na ito sa isang offlaner, maging sa Bren Esports. Kung ikaw ay manonood ng live stream ni Coco, mapapansin mo na parati rin siyang silver o di naman kaya tanso. Dahil ang trabaho lang naman ng offlaner ay kung paano ka makakasegue at makakakuha ng maraming tore. Pero ganun pa man, magandang payo ito kay Renny J na dapat ay mag-focus lamang sa kanyang karir at ito nga ay ang kanyang pagiging isang pro player. Kung saan, napakaswerte na nga nitong si Renny J dahil halos nasa kanya na ang lahat. Live viewers, mataas na subscribers, pro player, at sa tamang panahon ang maging sila ni Samantha.
Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo mga kabatang, huwag kang gagawa ng desisyon kapag ikaw ay sobrang masaya. At huwag ka rin gagawa ng kahit anong desisyon kung ikaw naman ay sobrang malungkot. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa tambalang Sam J o Samantha at Rene J. Hanggang sa muli. Ito nga pala ulit ang inyong Batanggenyong gamer na si Inspi na nagsasabing hindi lahat ng nakikita ng mata mo ay totoo. Minsan, ginagawa lamang nila ito para mapasaya kayo. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-ingat. Mahal na mahal ko kayo. Big time!